Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanay balitang matapos sumanib sa senatorial slay under alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tinawag ng taong bayan na walang paninindigan matapos sabihin nito noon na hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan, ang tila manghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos sumanib sa senatorial sa ilalim ng alyansang para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senador na si Manny Pacquiao, tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay ang tila manghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na mag-aral ka muna, dahil sa tila pagsausaw nito noon sa usapin ng West Philippine Sea. Mag-aral ka muna, yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang payag nito tungkol sa West Philippine Sea. At kung ating matatandaan, noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan na nga po siyang hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth na ayon sa ilan. Ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Politika nga naman. Dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni PBBM para sa 2025 midterm election, at nanumpa na nga ito sa harap pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Recent pa ito sa opisyal na pag-anunsyo ni PBBM sa kanyang lineup sa senatorial slate at kanyang inendorso para sa midterm election 2025 sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Sasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito Soto, re-electionist na sila Bong Libilla, Nito Lapi, Francis Tolentino, Tia Paitano, Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation, Abby Dinay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Binhor Abalos sa mga bagong senatorial aspirant. Tila ngaraw pakapala na ito ng mukha dahil sa naging pahayag nito noon, tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Hinahin ko silang lahat papuntang gulungan. Kaya nga sabi ko, mega prison eh. Ito ang pangako ni presidential candidate Manny Pacquiao kung hahabulin ang mga Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Ang sabi, Manny Pacquiao? Ang sabi mo nakaraan? Hihilain mo silang lahat papuntang tulungan ay kailangan managot yung mga Marcos. Pakpak, ganon. Eh anong nangyari ngayon? Tumakbo kang senador dyan sa administrasyong Marcos. Sana, oh. Eh ano na? Nasaan na yung mga pinagsasabi mo? Eh idol ko pa naman itong si Pacquiao sa boxing. Pero pagdating dyan, eh magkakalat lang sa Senado yan. Anong nagawa ni Manny Pacquiao nung ano, nung nasa senador? Aminin nating lahat, pinagtatawanan lang siya. Tapos ngayon, ibabalik nyo si Pacquiao dyan sa Senado? Oh, sinong maniniwala dyan? O nasaan na yung pinagsasabi mo? Katapang-tapang mo pa sinasabi na pananagutin yung mga Marcos dyan sa ill-gotten, kung ano-anong mga pinagyayaw-yaw mo. O paano mo panindigan yan ngayon? Ibig sabihin pala, nagsisinungaling ka lang noon noong 2022. Ilang taon lang yung lumipas? 2024? Eh ba, nagbago bigla yung ano mo ha? At dahil dito, tituloy mapigilan na magbigay ng komento ng ilan sa marami sa ating mga kababayan na tila ng araw pakapala na ito ng mukha at tila natatawa na lamang sila. Dahil noon, sabi niya, hahabulin daw niya ang pamilyang Marcos sa di umano'y mga ninakaw nito. Pero ngayon, nakipagkampihan na para sa senatorial slate ng Marcos administration. At ayon pa sa kanila, si Pacquiao nung una bilib ako sa kanya kasi may takot sa Diyos. Pero ngayon, nag-iba at walang isang salita. Balingbing din. Ha ha ha. Walang paninindigan. Ang dali namang bumaliktad ang taong ito.
talagang mangga rin ano. Maraming taong naging ungrateful ito, kasama na si Sir Chavit Singson na ginawa niya ng pagtalikod pagkatapos niyang manalo sa una niyang pagtakbo bilang senador. We really need people with integrity and dignity, not user for the sake of power. Walang word of honor at walang prinsipyo. Bihira na yata ang mga taong may dignidad. Mabibilang mo na lang sa daliri. Tinura niya sa lupa at hinimod niya. Kadiri Manny Pacquiao, no to Pacquiao. Di man yan magnakaw. Gusto niya ng power at influence. Ayaw kong bumoto nang binubulungan lang ng Alip Forest niya. May paniwala ako, I cast my vote to the rich man because di na siya magnakaw. Pero mas mahalaga pala ang may paninindigan. If you are known godly person, you must stand to the truth that majority believes. Kung ako lang pakman, mag-independent na lang ka. May posibilidad na manalo ka. Sayang, ba't ka nagpagamit? May pangalan ka na as pangbansang kamao. Si Pacquiao hindi kurakot, yumaman sa sariling sikap. Pero sinayang mong pangalan mo, sayang ka talaga. Hinahangaan kita sa galing mo at matino ka. Pero bakit ka umanib sa mga taong alam mong may maling ginagawa? Madadamay ka sa kanilang dungis. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka pumasok. Kasi bansa natin na nakasalalay dito. Hindi ang mga pera at negosyo mo. At gagamitin ka lang ng mga taong pansariling interest lang ang iniisip. Unquote. Naalala nyo pa ba ito, mga lords? Okay sa akin, mag-debate kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Ay? Tingnan natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Yan ang hamon ni Senador Manny Pacquiao sa kalaban niya sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. Bukod sa absence sa debate, dismayado rin si Pacman sa komento ni BBM na hindi naman lumalabas sa debate ang plataforma ng mga kandidato. Ano bang plataforma ang gusto niyang marinig? Ay mag-attend siya ng debate para malaman din ng taong bayan yung kung anong plataforma niya. Oo. Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Eh, hindi mali yan. Dahil sa kurap. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang kurap. Iboboto niyo pa ba si Pacquiao? Grabe, no? Pakapala ng mukha, no? Nasaan ang mga paninindigan nitong mga hinayupak na to? Sila pa nga ang number one, no? Na bumabatikos before kay President BBM. Tapos right now, kasali siya sa slate ng Marcos administration. Iba din talaga Pacquiao. Alam mo Pacquiao, kahit Bisaya ka, never. Ha? Kahit Bisaya ka, pero hindi ka na namin iboboto. Ha? Nasaan na yung paninindigan mo dati? Sabi mo, korap masyado. Oh, bakit nakipagsanibwersa ka sa sinasabi mong korap? Ha? Diba? Yan, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson. Sobrang nasasayangan talaga ako kay Ping Lacson. Bakit siya nakisama doon sa Marcos admin? So, ito lang po ang ating news update ngayon, mga ka-DU. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.